So yun nga, no, paano nga ba makapunta ng Boracay Island? Siyempre, maraming paraan ho, no. Pwede tayong mag-aeroplano, pwede rin magbarko, and pwede rin mag-by land, by bus, no, via mga series bus, no? Kapag ka ikaw naman ay galing naman sa Panay Island. Pero siyempre, uunahin ho natin yung paraan kapag ka ikaw ay galing sa Manila and Cebu or Central Visayas, Luzon or Mindanao. So siyempre, ang pinakamadali ho dyan ay ang aeroplano. So pwede kang magbili ng ticket sa Cebu Pacific or PAL. Hindi ko alam kung meron bang AirAsia na bumabiyahe papuntang Katiklan. So far, wala akong nakita. Ang nakikita ko lang lahat doon ay PAL and Cebu Pacific. So in my case, ako ay dumaan sa Maynila, no. So from Naiya ho ako, lumipad ako papuntang Iloilo muna. So yun po yung way. Una, sige, sabihin ko, saan nga ba ang pwedeng lapagan ng aeroplano kapag ikay nag-aeroplano from, yun nga, different lugar, no. Luzon, Central Visayas, Eastern Visayas, Mindanao. So pwede kang magkabatuan Iloilo, which is malayo, medyo may ano yun, distance ho yun, ha, medyo distansya ho yan, may kalayuan ho yan from Malay Aklan. Malay Aklan is yun po yung municipality, ha, ang Malay. Ang Boracay Island, so ito trivia, baka hindi nyo alam kasi baka sabihin nyo syudad ang ano, ha, Boracay. So Boracay is isang isla lang ho siya, no, consist of 2 or 3 barangays, no, consist of 3 barangays or 2 barangays na siya naman ay nasasakop sa municipality of Malay sa probinsya ng Aklan sa rehiyon ng Western Visayas. So yun, bali pwede kang bumaba, no, sa kabatuan Iloilo at bumiyahe ka ng bus papuntang Boracay Island. Pero syempre, bakit ka naman pupunta ng ano, no, bakit ka bababa sa may kabatuan Iloilo papuntang Boracay Island? Eh, napakalayo ng biyahe, like 6 hours or hindi man siya malayo, kasi para sa akin malapit yung 6 hours. So syempre, ang purpose ko talaga nun is para i-side trip ko yung Iloilo, kasi napagaganda kasi ng syudad ng Iloilo. Kumbaga, must visit city rin ho talaga siya. Kumbaga, ikaw lang din naman ay magbakasyon, subukan mo na rin kayang pumunta ng Iloilo City nang ikaw naman ay makakita ng panibagong lugar, no. Kumbaga, ikaw ay taga Manila, for example, if you're born and raised and then nagtatrabaho, no, so buong buhay mo ya ginugugol mo na talaga sa commute, kakabiyahe, kaka-travel, kaka-drive ng iyong sasakyan along EDSA, di ba? So puro concrete jungle ho ang iyong makikita araw-araw, no. So medyo pag pupunta ka ng Iloilo City, kasi Iloilo province, talagang magkakaroon ka ng panibagong perspective sa buhay, no, na hindi lang pala ang Pilipinas ay puro concrete jungle, di ba? So meron din palang mga highly urbanized city outside Manila na napakaganda and must visit or worthy na bisitahin, no. Kumbaga, parang regalo mo sa sarili mo na makita ng ibang topography, ibang view, ibang hitsura. So yun, Iloilo City is a highly recommended city na bibisitahin kapag kayo ay pupunta ng Boracay. Pero optional lang ho yun, ha. Syempre, hindi naman lahat din kasi ng mga pupunta ng Boracay kagaya ko na pwedeng maglagalag ng medyo matagalan, no. Yung iba tag 2 days, 3 days lang, 'di ba, ang kanilang ilalaan sa Boracay. So syempre, iba nagmamadali. Pero syempre, no, if you're trying to consider my recommendation na Iloilo City, so maaaring magpasalamat ko kayo sa akin, hindi ho talaga kayo magsisisi. Anyway, so ano ba meron sa Iloilo City? Yun, basta highly urbanized city na kakaiba ang kanyang hitsura. Hindi siya concrete jungle, hindi siya polluted, hindi siya chaotic na syudada. Basta iba. Anyway, Iloilo City is ano, doon lang naman nagmula ang ano, no, si Miriam Defensor Santiago, si Franklin Drelon, doon nagmula sila. Sino pa? Mga si Rabia, Matiyo, 'di ba? Maraming mga sikat, no. So syempre, ang Iloilo City is isa 'yan sa pinaka premier eh ano ba tawag diyan? Iloilo City is isa siya sa pinakasikat na syudad sa buong Pilipinas. Maliban sa ito ay lumang syudad, ito rin ay napakaganda syempre. So 'yun, no, ulitin natin, kabatuan, 'yun po yung pinakaunang pwedeng landingan ng inyong eroplanong sasakyan, if you're coming from Davao or Mindanao, Central Visayas, Eastern Visayas, or from Luzon. So, kabatuan, Iloilo. Siyempre, yun na nga, ulitin ko, ang purpose na kayo ay mag-landing sa Iloilo is para mag-side trip sa Iloilo City. Tapos, mag-biyahe kayo by land via series bus for 6 hours. Okay? And, ang pangalawa naman ay pwede ho kayong mag-book ng ticket papuntang Rojas City Airport. Rojas City Airport. Ang Rojas City is ano siya, no, LGU or syudad na matatagpuan sa may probinsya ng Capiz. So hindi ko alam kung ilang oras ang biyahe from Capiz to Boracay Island. Siguro nasa mga tansya ko, estimated ko lang to, ha, maaring mali ho talaga. Maybe 3 hours to 2
hours. Okay, and pangatlo is pwede kayong magkalibo Aklan. So ganun din, oh, parang medyo malapitan lang din yan. Ang Kalibo Aklan is malapit lang siya, mas malapit siya kumpara sa Roja City Airport. So kung Kalibo Aklan, di ko alam kung anong purpose nyo, bakit kayo magkalibo Aklan, doon kayo bababa, siguro baka mas mura yung ticket, no? Tapos mas mura, makakatipid kayo kung kayo natitipid, so maaaring mas mura yung ticket tapos ang Kalibo Aklan. Pero hindi yan guarantee. Kung gusto nyo talaga makamura ng ticket at mag-enjoy pa, hindi lang Imburaca yung inyong mailagay sa inyong listahan na inyong napuntahan, ay mag-Iloilo na kayo. Anyway, so Kalibo Aklan. And after sa Kalibo Aklan, magkatiklan. Yun na yung Katiklan naman is Parangay Hoyo ng ano na, Municipality of Malay. Tapos yung Katiklan Airport, ayun, doon matatagpuan yung mga GT Port o yung mga bangka patawid sa kabilang isla. Yun na yung Boracay Island. Yun lang. Tapos pwede rin kayo magbarko, no? So meron kong mga nakikitang tugo na meron silang ruta na Manila to Boracay Island. Yun lang. Tapos sa Bacolod naman, hindi ko alam kung meron bang barko from Bacolod papuntang Boracay. Please let me know in the box, mga taga Bacolod or even hindi mga taga Bacolod, kung meron kayo alam dyan, let me know in the comment box kung meron nga ba. So yun, barko, no? So aeroplano and barko. Siyempre sa mga taga Cebu, pwede rin magbarko. Mga taga Cebu, parang pwede, no? Meron yata, may ruta yata na papuntang Boracay. I don't know, hindi rin ako sigurado. Basta aeroplano na lang, pinakamabilisan ho talaga. Mas marami ka pang magagawang lakad or gala kapag ka aeroplano, no? The safest way or ang pinaka-safest talaga na magbiyahe is by aeroplano, tapos makakatipid ka pa. Syempre time is gold, no? So ngayon kapag yun lang ang pinaka-way ho para makapunta ng Boracay, so yung aeroplano tsaka barko. Tapos sa mga taga Western Visayas or taga mainland Panay Island, so yun, magbus na ho kayo. So meron dalawang ino-offer ang commute, no, papuntang pagka for example galing ka ng Iloilo papunta ka ng Boracay Island, so pwede kang mag-van, pwede ka rin mag-bus. Yun po yung mga suggestion ng mga taga Iloilo sa akin, like sasabihin ko na paano nga ba makapunta ng Boracay, no, paano ano, what if kung maiwanan ng bus, kasi meron silang last trip pala. So ito ha, kapag kayo ay mag-Iloilo, mag-side trip po kayo ng Iloilo, kasi Manila to Iloilo or Cebu to Iloilo or Davao to Iloilo, kasi highly recommended ho talaga ang Iloilo City, pwede yung side trip. Tapos ilistahin ho nyo, tandaan nyo talaga dyan, alas 4 ang last trip ng series bus papuntang Katiklan, Boracay. Boracay Island or sa Katiklan. Pero yung sa akin, naabutan ako ng last trip papuntang Katiklan, pero okay lang yun, hindi problema, kasi naabot yung Kalibo, no? So from ang nasakyan ko na bus na lang is from Iloilo City papuntang Kalibo. Kalibo is meron naman ulit doon na mga van papuntang Katiklan, pero hindi van yung nasakyan ko from Kalibo to Katiklan. Katiklan is harap lang ng Boracay Island, sa mga hindi pa nakakaalam, sa hindi pa nakapunta, first time ever. At saka hindi totoo na magdala kayo ng airport or passport. Oo, kasi may mga joke kasi sa Facebook na kapag pupunta ka daw ng Boracay, kailangan ba daw ng passport. Hindi, kailangan ng passport. Kailangan mo na ng ID, valid ID at least, no, kasi kailangan 'yan para sa inyong booking. O nga pala, kailangan niyo mag-early booking, or ibig ko sabihin, dapat meron kayong mga nakukuhang accommodation sa or hotel accommodation or transient inn or staycation sa Boracay. Kasi kailangan ho 'yan na i-declare ho ninyo sa pantalan. Tapos syempre, additional information, magkano nga ba ang gasto sa pamasahe? Yan lang, ang gastos ko sa pamasahe is mura lang naman, parang basta 1,000 plus. Hindi ako lumilipad talaga sa aeroplano, i-refer ho muna tayo. Hindi talaga ako lumilipad ng lagpas 2,000, not unless kung emergency yung aking biyahe. Pero pagala lang, nasa mga 900, 1,500. So anong sekreto ko? Siyempre promo, like 2 months bago lilipad or 1 month advance talaga yan bago lilipad. So nasa mga 1,200, 1,300. So yun nga, Iloilo City. Tapos ang pamasahe pala from Iloilo City or yun, yes, Iloilo City papuntang Boracay or Katiklan ay nasa magkano ba yun? Nakalimutan ko na, parang basta hindi lang lagpas ng 600 pesos. Yan, sure na ako dun. Tama ba? So let me know the comment box, mga hagala. I don't know. So nakalimutan ko na. Hindi ko na masyadong nailista yun or natatandaan. Basta mura lang. So 1,000 plus na airfare to Iloilo, tapos Iloilo to Boracay is yan nga, nasa mga 600 pesos ang pamasahe. Pagkatapos, sa barko naman, sa bangka, magkano ba yun? 50 pesos yata pamasahe sa kanilang bangka, papatawid sa mainland, Boracay, sa isla ng Boracay, tapos magbabayad ako ng ticket, 150 pesos ba yun? Or 200? Yung kanilang terminal fee and the environmental fee, basta parang nasa 300 na yata lahat, magkasama na yun
terminal fee and the environmental fee. Yun. Tapos kailangan ng ID, tapos yun nga i-declare nyo or sabihin nyo yung inyong lugar na pupuntahan, yung inyong staycation ba, no? Hotel ba yan, staycation ba yan, o kung saan. So yun na siguro, basic lang ho yun, no? Paano makapunta ng Boracay? Simple lang talaga, eroplano. Hindi totoo na magdala ng hindi kailangan ng passport. Kasi ang Boracay is nasa Pilipinas pa rin ho yan. Maganda pa rin ang Boracay kahit overcrowded na siya, kahit sa ano na siya, overrated, overcrowded, still Boracay is Boracay, maganda pa rin ho talaga siya. Nakadalawang balik na ako dito, so masasabi ko na worth it talaga ang visit ho dito. Masasarap ang pagkain, maganda ang view, maraming ano, maraming pwedeng i-avail ng mga activities ho dito. Maligo sa dagat, maganda rin, no? Syempre. Yan lang, so marami pa tayong mga upcoming na mga content sa Boracay. So kung meron pa kayong mga katanungan ho dyan, so yan lang, i-comment nyo lang po at tinanong ho natin kung masasagot ho ba natin. Thank you for watching and bye-bye. Sana natulungan.